Janine's POV. Naparunok ako sa tanong ni Tyron. Habang mabagal pa naglakbay ang daliri niya ang palad sa likod ko, tila may sinusundang linya doon. Nanginig bawat kalamnan ko sa ginawa niyang yon. Stop it, Tyron. Nahihirapang sambit ko. You sure? Hmm? Pariniguro nito ngulit inaayos naman ang mga binti ko sa bawat magkabilang bewang niya. Sa gulat ko'y napaupo ako sa tiyan niya at tinukod ang palad ko doon. Napakatigas nun at di man ang yata siya nabibigatan. Sa farm na lang tayo, Tyron. Kaya lang mabilis din tong bumangon at agad sinalo ang likod ng aking ulo. Pinigyan ako ng madilalim na halik na agad ko rin sinagot. Sinalo nito ang mga hita ko at maingat akong binuhat. Hindi ko na malayang nakarating na ito sa kwarto at inangkin niya ako. Pareho kaming hinihingal sa pagod. Hinaplos ko pa ang peski ni Tyron habang siya'y humalik sa tungki ng ilong ko na kinapikit ko. Let's take a bath and we'll visit the farm. Malambing na bigkas nito. Inaralayan siya ni Tyron hanggang sa banyo at literal na ligo lang ginawa namin. Tinutokso ko pa nga siya ngunit tumatalim ang tingin niya kaya't napapanguso ako. We should do it with moderation, baby. Pagpapaintindi nito. Lalo nang haba ang uso ko. Parang kanina ikaw naman nagaya, Janine. Mahina ngunit may banta sa boses ni Tyron kaya humalukip-kip ako. Okay, fine. Mataray kong sagot. Abnormal din yata ang katawan ko at hindi makontento. Nag-inarte pa ako kanina pero ako naman ang nanghihingi ngayon. Nag-initoloy yung mga pisngi ko sa hiya. We'll visit the farm. Behave. Nangaasar na paalala niya. Nirapan ko siya pero natuwa rin pupunta kami doon. Dumiretso nga kami sa farm. Nadatnan pa namin si Lalay na nag-harvest ng oyster mushrooms. Agad kong pinaskil ang ngiti na makita niya ako. Kumaway pa siya kaya't agad akong lumapit bit-bit ang maliit na basket. Noon nagsiselos ako sa kanya sa sobrang close na ni Tyron. Ngunit ngayong nakita ko siyang muli wala akong kahit anong paghihinanakit. Lalay, kumusta? Lumawak ang ngiti niya at pinakita ang likod ng palad niya. Una ko napansin ang singsing sa daliri niya. Nalaki pa ang mata ko matapos makita ang ginto nang nandoon katabi ng silver engagement ring niya. Kasal na ako, Janine. Sayang at wala ka na ikasal ako. May pagtatampong sambit niya. Napangawi ako at napahagod sa baby bump ko. Sinundan niya yun ang tingin at bahagyang nagulat ngunit ngumiti rin. Ninang ako, Janine. Kaya naman palang tagal na wala dito ni Tyron dahil sumunod sa mag-ina niya. Naku, buti na lang at may video call. Nare-report ang nangyayari sa farm niya. Sa lahat ng sinabi ni Lalay, iisang nakahuli ng attention ko. Paano matagal na wala si Tyron dito at anong sumunod? Sa 6 months na nga bago niya nalaman na nasa kumpanya siya, gaano ba katagal na wala si Tyron dito? Inarap ko siya tumigil sa pagkuha ng mushroom. Pagkaalis mo, sumunod siya sa'yo. Ay, di ka matiis. Sinundot pa nito ang tagiliran ko. Napangawi ako kahit kausap siya ay naglalakbay ang isipan ko. Ang alam ko, hindi naman siya sumunod sa amin ni Mama. Kung sumunod talaga si Tyron, ibig sabihin matagal siya nagtatrabaho sa kumpanya. That may be the very sole reason why Dad let me study. Kaya naman pala hindi ako pinagtatrabaho agad eh. May katulong na pala. Napabuntong hininga ako tuluyan tumigil sa pag-harvest. Nagpaalam kay Lalay at hinanap si Tyron sa labas. Nangunot ang noo ko nang di siya makita sa labas. Wala siya doon at si Badong lang ang nagkikilo na mga sakosakong mushrooms. Badong, si Tyron? Napakamot to sa batok bagong inusong huling kubo. Doon ma'am, may kausap. Napamanga ko at di alam, ngunit ang nasa isip, babae ang kausap niya. Di ko sigurado kung hormones na naman to at napapangunahan ako ng visit sa kanya. Maingat at may kabilisan na tinahak kong huling kubo. Bukas ang pinto at wala pa yatang mushroom na laman. Pagsilip ko, malinis ang looban. Tangi si Tyron sa gitna ang laman. Nakapamewang tila problemado sa kausap. May kaaway? Walang ingay akong lumapit at pinagmasta ng pagsasalubong ng mga kilay niya. Dinig ko pa siyang nagmura bago tuluyang binaba ang tawag. West. Tinig kong bulong-bulong ni Tyron sa pangalan ng kaibigan. Napakurap ako tuluyang lumapit. Kita ko ang bahagya niyang pagkagulat ngunit agad ding pumulupot ang braso niya sa bewang ko. Sumiksik sa leeg ko. What happened? Sinong kausap mo? Inaplos ko ang mga braso niya at hinayaan siyang kumalma. Ngunit imbes na maluwag na paghingay, pagsinghot ang narinig ko mula sa kanya. Tell me, Tyron, what happened? Isang beses siyang sumingot bago nagsalita. It's West. Mamamanhiga na raw ang anak niyang si Remo kay Baby Gaya. No way, baby. Hindi pa nga lumalabas si Gaya, may nakapila na. Masama ang loob niyang sumbong. Natawa ako sa sumbong ni Tyron pero tila seryoso niyang sinabi ng kaibigan dahil naging matalim ang tingin niya.
It's okay, Tyron. Baka nagbibiro lang. Marahas siyang umiling at mas kumunot ang noo. He's not. Okay lang naman si Remo pero hindi ko gustong maging balae si West nang aasar ang bisid. Napangiti ako. I'm sure now he will be a strict father. I think we need to work that out and fix. Mukha namang mabait ang kaibigan mo. Bagay kayo maging magbalae. Biro ko pa. Tss, he's not. He's whipped. Ayoko maging asawa ni Gaya ang sino man sa anak ng mga kaibigan ko. It will be chaotic, baby. Madiing kontra ni Tyron. Bawat gabi at umagang kasama si Tyron ang pinahahalagahan ko. It doesn't matter if the things turn out bad for as long as it will be. We are still together. Ito yata ang sinasabi nilang through up and down. Tyron, maaga pa. Inaantok kong bulong. But he doesn't mind at all kahit mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Masarap sanang tulog ko kung di niya lang ako ginising sa mumunting halik niya sa labi ko. Morning exercise, baby. Good morning, baby. Paos pa niyang bulong. Minulat ko ng bahagya ang mata. Sinalubong ang nag-aalam niyang tingin. Marahan kong hinagod ang likod niya at hinayaan siyang magpatuloy. Di na naman magkamayaw ang katawan ko sa ginagawa ni Tyron. Kahit taplos nang nito'y sinisilaban ako at di ako makatanggi sa bawat pag-iisa ng aming katawan. Matapos yon, pareho pa kaming nagambala sa pagtunog ng cellphone niya. Umungol si Tyron at tinignan ang caller. Kumunot ang noo bago basta na lang initsa ang phone sa dulo ng kama. Who called you? Sumiksik ako sa leeg niya at inamoy yon. Kahit may bahid ng pawis mula sa pagniniig, mabango pa rin ito. Di nga to, mukhang nagtatanim lang ng mushroom. It's just West. Baka kulitin na naman ako sa pamamanhika ni Remo. Ayoko, baby. May hangong ungol na protesta ang sumbong nito. Nangiti ako sa sinabi niya at tingin ko, kailangan ko siyang gabayan para di masyado maging mahigpit kay Gaya. What if Gaya will choose Remo? Asar ko pa sa kanya. Nangiti ako habang siya'y kunot ang noo. Di natin hawak ang bawat desisyon kaya hindi sigurado po pwede naman pag-isipan. No, anak ni Kalisto, pwede pa? Kaibigan mo rin si Kalisto, akala ko ba ayaw mo sa mga anak nila? Umungol muli to ng protesta. Kapag no choice na, pwede ng anak ni Kalisto. Mas mabait si Kalisto kaysa kay West, baby. Ninisihan ko lang siya at nailing. Sa bagay, alam nito ang likaw ng bitukan ng mga kaibigan. Wala ko nagawa at di na lang muling binuksan ang usapan. Hinayaan siyang matulog muli habang ako'y dumiretso sa kusina para magluto. But I thought he was peacefully sleeping pero mali ako. Wala pang kalahating oras, nakasigaw na siya sa cellphone. What the? Why didn't you tell me you're going to visit? Nagpapahinga kami. Well, we're not really resting. Pahinga na may harutan, pwede pa. On the way your ass, Severino. Tuluyan ko siyang hinirap matapos makitang binabanan niya ang tawag. Di ko na kailangan magtanong dahil si Tyron mismo ang kusa nagsalita. My friends are coming over. Iinom daw. Is that okay, baby? Lumapit siya at niyakap pa ako mula sa likod. It's up to you. Kung kaya mo naman harapin ang mga future balae mo. Asar ko pa sa kanya na mahina niyang kinamura kaya humagikik ako. Di naman yata magandang pagbawalan ko siya. Isa pa gusto ko rin makilala mga kaibigan niya. Even before gusto ko pang kunin ang mga numero nila para may mapagtanungan kay Tyron. Di niya nga lang ibinigay. Ngunit ngayon may pagkakataon ay masigla pa akong naglinis ng bahay. Kahit binabawalan niya ako hindi ako nagpatinag. Baby malinis na, tama na yan. Pigil ni Tyron sa akma kong pagwawalis. But I'm stubborn enough to ignore him. Hinawakan mabuti ang walis at nagwalis kahit tumatalim na ang tingin niya. You don't have to do that. They're not VIPs. But they are your friends. Bigo siyang napailing at sumusukong tumulong sa paglilinis. Sa abot na makakaya inayos kong gamit at pinunasan. Maging lace ng kortina pinalitan namin. I felt happy doing that. Pakiramdam ko, misis akong naghahanda para sa bisita ng asawa ko. And truthfully, di nakakapagod kundi nakakatuwa. Pagbalik niya, halos mangisi ako sa pinamili niyang maraming pang-ihaw, pasta at alak. Kahit sabing wala lang sa kanyang bibisitang kaibigan, alam ko sa loob-loob niya nagagalak siya. Who wouldn't be happy to see your friends? Kung plastic siguro, hindi. Pinagtulungan namin ang pagluluto. Di naman matrabaho. Inayos na rin ang magiging pwesto sa labas. Nandoon ang pang-ihaw at iilang alak. Are this enough? Tila siya problemado kahit ilang beses niya nang nakainuman ng mga kaibigan. I laughed with his problematic look. Natigil lamang agad matapos marinig ang ilang ugong na sasakyan. Natikom ko ang bibig at wala sa loob, napakapit sa braso ni Tyron. To meet his friends frightens me. Kahit alam kong kilala nila ako, kinakabahan pa rin ako.
I never talked to any of them, though I really met West and Drake. At sa isiping ito ang unang beses na makikilala kong iba, dumadoble ang kabog ng dibdib ko. They don't bite, baby. Calm down. Balong ni Tyron at pinatakan pa ng halik ang sentido ko. Sa sinabi niya, kumalma ko. Naratili pa ang pagbukas ng mga sasakyan. Apat na sasakyan yon, iba-iba ng modelo. At bawat pagbukas ng pinto, napapaawang ang labi ko. Di ko alam kanino lilingon pagkatapos mo nang magsibabaan. A man with a baby boy in his arm got my attention. Lalo ng damit niyang may disenyong seahorse. Nakurap lang ako matapos makita ang pag-angkla sa braso ng babaeng lumapit sa kanya. She looks young or maybe same as my age. Malawak ang pagkakangiti. Di ko alam kung ngingiti ako matapos dumapo sa akin ang tingin niya. Bahagya siyang kumaway at niyaya ang lalaking lumapit. Hi Janine, I'm Celeste. How are you? Nahigit kong hininga matapos niyang bumesa sa pisngi ko. Nang makitang tumango sa akin si Tyron, nakangiti kong hinarap ang babae. Hello, I'm glad you found time to visit us. Mahina siyang tumawa at umangkla pa sa braso ko. Dahil doon tuloy na ako napabitaw kay Tyron. Matagal na kitang gustong makilala eh. Tyron has countless stories about you. Anyway, that's my husband, Kalisto, and my baby, Zero. Napangiti ako at napatango. They look good together. Haratadong mas maraming nakuha ang bata sa ama kaysa ina. Don't get me wrong, Celeste is gorgeous, but his husband, James, is prideful. Akala ko bibitawan na ako ni Celeste pero tinangay niya pa ako palapit sa babaeng maayos ang tindig. The way she walks screams professionalism. Maging ang tawid na pagkakaayos ng buhok, nagsusumigaw ng pagiging profesional. Wala sa loob, napanunok ako at tila kaharap ang istriktong guro. Kung di ako mahinang hinila ni Celeste palapit, di na mawawala sa kaba ang dibdib ko. Frey, dito tayo! Para ako nabingi sa pagtawag niya sa babae. So, she's Frey. Ito ang pangalang binanggit ni Tyron na ikinaselos ko. At tingin ko'y lalo ako magsiselos. Nanliit yata ako sa nakikitang kaseryosohan niya. Nakaka-intimidate ang tingin nito. Naparunok ako. Kung ito ang ipapalit ni Tyron sa akin, talo na ako. Nalatili ang pagkakatitig ko kay Frey. Di pa man nagsasalita o maangat ng presensya nito. Seryoso ang itsura niya ng papalapit ngunit maliit ng umiti. Nang tuloy ang makalapit, umawang pa ang labi ko dahil nagmukha tong maamo nung umiti. Hi Janine, so pretty! Masiglang bati pa nito. Iba sa seryosong mukha kanina. Napatras akong bahagya matapos niyang bumeso. Ngumiti pa tinaplos ng bahagya ang maliit kong buhok. Di ko alam kung iiwas ba ako o ano. Tinamaan akong bigla ng hiya. Kaya pala patay na patay sa'yo si Tyron? Nakahanap ng langit? Namula ang pisngi ko sa sinabi niya at nahiya matapos sabayan tong tumawa ni Celeste. Doon pa lang nawala ng nararamdamang intimidasyon sa kanya. Kinakain tuloy ako ng konsensyang pinagselosan ko siya. Maybe next time alamin ko muna. Naaway ko pa si Tyron dahil sa kanya gayong wala naman dapat ikabahala. Thank you. Ang ganda po ninyo ate. Nahihiyang sambit ko. Namilog ang mata niya sa sinabi ko at hinampas na mahinang braso ko. Akala ko magagalit siya ngunit napanguso lamang to at kunwaring umirap. Ate mo nga ako pero mas si Aviana. Tinuro ang dulong sasakyan ngunit imbes kasing edad niyang nandun, mas bata pa ata sa amin na nakaangkla sa braso ng isang lalaki. Si Alia pala ang sinama. May ines na bulong na Celeste. Nangunot ang noo ko at nilingon ang papalapit. The man looked the same as Kalisto, mabining nakatunghay sa dalagang kasama. Castor, si Aviana, iniwanan mo? Halata ang pagkasarkastiko sa boses ni Frey. Nagsalubong ang kilay ng tinawag nitong Castor at kumibit palikat lang din. Imbes siyang sumagot na una pang nagsalita si Alia. Ate is busy, bakit pa niyo hinahanap ang wala? Umismid to at mas kumapit kay Castor. Kaya nga hinahanap kasi wala eh, parinig ni Frey. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Kung di pa kami hinila na Celeste palapit sa mesa, di pa maaalis ang matinim na tingin ni Alia sa amin. Napabuntong hininga ko. Ramdam ko na hindi nila gusto si Alia pero hindi ko na lang din pinansin. Hinanap ng paningin ko si Tyron. Nahuli ko nga lang nakatingin sa akin maging ang dalawa pa niyang kaibigan. The man with green eyes and the other has blue eyes. Silang dalawa lang ang pamilyar sa akin. Sila kasi ang umattend sa kasal. Nangunot ang loo ko matapos mapansin. Pilit na inaabot ng may berdeng mga mata ang batang lalaking buhat kay Tyron. Ngunit umiwas si Tyron at ayaw bitawan si Zero. Napangiti ako sa pagsimangot niya. Ang laki yata ng galit niya kay West.
Umiwas ako ng tingin at binalingan ang atensyon si Lafrey. Nahuli ko nga lang tong nakangisi, hawak ang isang baso ng juice. Ayaw talaga ni Tyrone kay West. Mas gusto niya si Zero. Anyway, ilang months na, Janine. Ninuso pa na Celeste ang baby bump ko. Napangiti ako at napahagod doon. Ramdam ko ang mahinang pagsipa ni Gaya. 6 months, 3 months na lang. Mahirap pang manganak. Yun ang pinangangambahan ko. Kumabuntis ay ayos lang. Ngunit ang panganak yatang mahirap. Hindi ko alam kung kakayanin ko idagdag pa na baka mas mahinang loob ni Tyrone kaysa sa akin. Paano ako makakakuha ng lakas kung nauuna pa siyang manghina? Baka mahimatay na naman at mauna pang maospital. Nakuhang atensyon ko nang humalakak si Celeste. Si Fer nangingising umiling lang. Isumpa mo, Janine, tapos huwag mo nang paulitin. Just be calm. Kung hindi mo kaya, sigawan mo si Tyrone. Suggestion ni Fer at ni Celeste. Mahina akong natawa at napailing. Akala ko mahirapan akong kausapin sila pero hindi. They know how to get along. Madaling makisama at marunong makisama. Frey sounded a little strict pero hindi naman sobra. Celeste even invited us to their poultry farm. Maging si Frey pinapabisita ko sa buko farm nila. Gumaan ang pakiramdam ko sa kanila. Ngayon, dumagdag na magiging callmate ko at hindi na lang si Maymay na laging may date at umuungol. Pasaway kasi yun eh. We have talked a few things on how to be a mother. Kung di lang lumapit si Alia, hindi kami titigil. I even saw how Celeste raised her brows and how Frey pouted her lips. Their reaction says that they don't like Alia at all. Maging ako tuloy nakakaramdam ng disgusto para dito. She's very young but flirty. Kung maharot si Maymay, baka malala itong si Alia. Anong oras tayo uuwi? Lalong tumaas ang kilay ni Celeste at nilingon ang rinong pambisig. Maaga pa, gabi na lang tayong umuwi. Sino ba kasi nagsabi sa'yong sumama ka? Si Aviana, ang niyayaya ko at hindi ikaw. Agad na umirap si Alia. She's busy. She will be forever busy. Umismid pa ito at muli tumayo. Lumapit kay Castor at doon kumapit muli. Nakakainis yan. Parang sawa kong pumulupot. Inis na bulong ni Celeste. Natikom ko ang bibig at hindi na nagkomento. Niyaya ko na silang mag-ihaw para gumaan ang tensyon. Hindi yata maganda ang relasyon nila kay Alia. I am just thankful na umayos din. Nagluto kami ng pork barbecue, hindi nga lang ako hinayaang makasinghot ng usok. Kaya, sa huli, ay silang dalawa lang ni Freya ang nagluto. Sa inip ko, nilapitan ko na si West at kinuha si Remo. He is so adorable. His green eyes mirror the genes of his father. Ako na magbubuhat, bulong ni Tyrone. Napanguso ako at nilingon siyang parehong hawak si Zero at Remo. Parehong siksik ang mga bata, ngunit tila hindi naman siya nabibigatan. Giniya pa ako paupo at parehas siniharap sa akin ng mga bata. Mamili ka na, Mommy Janine. Sinong babagay kay Gaya? Ngumisi siya, tiningnan ng pailalim ang mga bata. Napahagat labi ako at naglipat-lipat ang tingin sa dalawa.